Lumipas ang 9 na buwan at dumating ang kapanganakan ng anak ni Elizabeth. Ngunit nasawi muli si Grandma sa pangalawang pagkakataon dahil babae ulit ang sanggol. Kung kaya't naisipan nitong tanggapin ang unang sanggol na babae, ang siyang magiging tagapagmana. Maraming beses kong pinagplanuhan na ikaw ay alisin sa aming landas. Mas gugustuhin kong ang anak ni Elizabeth ang maging tagapagmana. Hanggang sa dumating ang araw na, kikilalanin na sana ito bilang tagapagmana. Natunugan ko iyon na ang naunang sanggol na pinanganak ang nararapat na tagapagmana. Kaya't nawala ako sa aking sarili at sinunog ko ang buong mansyon. Hanggang sa naalala ko na wala ka noon sa loob ng mansyon, naalala ko na ikaw ay aking kinulong sa bodega at si Carol ang mismong nasunog ng apoy na ako mismo ang may gawa. Hindi ko maintindihan kung bakit siya bumalik sa mansyon, gayong naglalaro lamang siya sa labas ng araw na yon. Sinubukan kong ibalik ang kanyang tunay na mukha, ngunit hindi na iyon maibabalik dahil wala pang ganoon ang mga angkop na kagamitan sa panahong yon. Kaya nagdesisyon akong dalhin siya sa state. Agad ay nabunutan ng tinik si Bianca. Naaalala niya? Naaalala niya ang buong pangyayari. Nang araw na iyon ay bumisita sila sa tahanan ng isang kilalang lola. Iyon ang sabi sa kanya ng kinikilalang ama. Ito na ang kinikilala niyang ama dahil di umano ay ipinaampon siya matapos ipanganak. Nang umagang iyon ay nag-uusap-usap ang matatanda sa loob ng library, kaya hindi siya pwedeng makialam sa usapan nila. Naisipan niyang maglaro sa labas. Nagis na niya ang mga palaruan sa labas. Hindi niya akalain na makakakita ng ganoon kagandang playground sa buong buhay niya. May kaibigan rin naman siyang kagaya nito, pero hindi ganito kalaki. Wika niya sa isip. Hindi niya pa nagagawang maisama sa mga pasyalan. Nakakagala lang siya kapag bumibisita ang kanyang ama at si Luis, at isasama siya sa bahay ng kaibigan nito. Ang pamamahay ng tinuturing niyang nag-iisang kaibigan na si Daniel. Natural kasi itong mabait. Kapag hindi bumibisita ang kanyang ama, ay palaging andoon lang siya sa isang sulok para mag-aral ng kanyang mga leksyon at nakapaglalaro kapag natapos na sa mga gawain niya sa kusina. Marami siyang nababasa sa mga libro na pinag-aaralan niya, na masaya ang may maraming kaibigan. Mabait siya sa mga kinikilalang kapatid, kahit parati siyang pinagtutulakan ng mga ito, pati na ng mga kinikilalang magulang. Pero tinatanggap lamang niya iyon ng buong puso dahil wala siyang karapatan na magreklamo. Nagpapasalamat siya dahil tinanggap at pinalaki siya ng pamilyang iyon. Napansin niya ang batang babae na nag-iisa doon sa playground. Dati pangarap na niya ang makapaglaro sa malawak na playground kagaya nito. Pansin niya ang naglalaro ito mag-isa sa buhangin. May slides, siso at iba't ibang uri ng mga palaruan. Naisip niyang bagong karanasan ng pakikipagkaibigan. Nainganyo siyang lapitan ng batang babae. Hello, kumusta ka na? Napatingin sa kanya ang batang babae, pero hindi ito umimik. Sinulyapan lamang siya nito. Ako nga pala si Carol. Pakilala niya sa sarili rito at naupo sa tabi nito. Kasalukuyan itong nagmumolde ng isang palasyong gawa sa buhangin. Bianca naman ang pangalan ko. Saad nito. Ang ganda naman ng iyong pangalan. Dito ka ba nakatira? Tanong niya. Tumango ito ng dalawang beses. Oo. Kasama ko sina mama at papa. Dito kami tatlo nakatira. Napakurap naman siya dahil sa lawak ng kapaligiran at ang rangya ng buong kabahayan. Siguro, ang sayang manirahan dito. Aniya sa isip. Pero ipinilig na lamang niya ang ulo. Ang ganda naman ng gawa mo. Salamat. Alam mo, sana hindi na mag-away sina mama at papa. Saad nito na nagpalungkot sa mukha nito. Huwag kang mag-alala. Matutupad din ang mga kahilingan mo. Magiging maayos din ang lahat. Sanay si Carol na pinapalakas ang loob ng mga taong malapit sa kanya. Lalo na at madalas niya rin iyong gawin sa sarili niya. Lalo na kapag inaaway siya o may ayaw makipagkaibigan sa kanya. Salamat! Halika, maglaro tayo. Nakangiting mungkahi ni Bianca. Sige, ano naman ang lalaroin natin? Sambit niya rito. Alam ko na! Matagal ko na kasi talagang gustong laruin ito. Tagu-taguan, ani Bianca. Dahil nag-iisang anak ng mag-asawang Luis at Elizabeth, kung kaya't walang kasamang maglaro si Bianca, lagi itong naglalaro mag-isa. Napangiti naman si Carol. Sige, sinong taya? Ani Carol. Ikaw na lang, hanapin mo ako ha? Tumango naman si Carol. Sanay naman siya na lagi ang taya. Kaya pinagbigyan niya ang bagong kaibigan.
nag-umpisa na siyang magbilang hanggang 10. Matapos siyang magbilang ay inumpisahan na niyang hanapin ang bata. Hinanap niya ito mula sa likod ng malaking puno ng mangga kung saan siya nagbilang. Ngunit wala ito doon. Sinubukan niyang umikot sa likod. May puno rin kasi siyang nakita doon, puno ng mangosteen. Pero wala ito roon. Naisip niyang bumalik sa mansyon nang mapadaan siya sa gilid ng bahay. May lalaking nagsasaboy ng tubig sa bawat dingding. Nagulat siya dahil hindi iyon amoy ng tubig, kundi amoy ng gas. Nagulantang siya sa murang edad na siyam ay alam na niya ang amoy ng gas. Ano pong ginagawa ninyo? Napapitlag ang lalaki sa kanyang ginagawa dahil nahuli siya ng isang bata. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka rin ng mangga? Gulat nitong tanong. Hindi po, wala po akong ninanakaw. Sa presinto ka na magpaliwanag, dyan ka muna sa bodega. Agad siyang itinulak nito sa loob ng bodega at kinandado sa loob. Sa trahedyang iyon ay maswerteng nakaligtas si Grandma. Samantala ay nakulong naman sa sunog ang mag-asawang Luis, Elizabeth at lalaking ama ni Carol na siyang kausap ni Grandma. Gayon din si Bianca dahil sa mansyon nito na isipang magkubli sa kabinet sa silid ng magulang. Maswerte na nahanap naman ito ni Jason kaagad. Habang si Carol naman ay nasa bodega, walang nakahanap sa kanya maliban sa batang lalaki na nasa edad 14 na gulang. Noong nahanap siya ay nagka-trauma si Carol. Palagi nitong sinasabi ang pangalan na Bianca, kung kaya't ito ang pinangalan ng mga taong gumamot, pati na ng mga tao sa bahay ampunan. Wala siyang self-recognition sa mga nangyari sa kanya at Bianca lang ang laging salitang kaya niyang bigkasin. Samantala, matapos mawala ang isyo ng sunog sa malaking mansyon ng Mindrano na siyang inako mismo ni Grandma, pinangalan na naman ni Jason ang batang si Bianca na Carol. Dahil sa kaalamang ito ang napili na tagapagmana bago magsimula ang sunog. At pinaalam nito kay Grandma na nadamay sa sunog si Bianca. Ngunit natuklasan ni Grandma ang kasinungalingan ni Jason. Sa pinagawa niyang investigasyon ay nalaman nitong walang batang nadamay sa sunog. Kaya nagsuspecha na ito na ang batang hawak ni Jason ay si Bianca, ang anak ni Luis kay Elizabeth. Marahil ay pinagpalit nito ang pangalan ng dalawang bata para ito ang gawing tagapagmana. Hanggang sa may natanggap si Bianca na may kakatuwang bata sa isang bahay ampunan na parati nitong binabanggit ang pangalan na Bianca. Wala daw itong maalala sa nangyari at kung sino siya. Ngayon na napagtagpi-tagpi na niya ang lahat, ay hindi niya matanggap na inangkin niya ang pangalang yun. Hindi siya si Bianca. Dahil ang totoo ay siya si Carol. Bumalik na sa kanyang lahat ng katotohanan. Nang matapos makaligo ni Bianca, ay hinayaan na muna ito ni Daniel na makapagbihis. Hihintayin na lang muna niya hanggang sa makapagbihis ito. He decided to wait for her sa dining table na inihanda niya. After 20 minutes ng pag-aantay, ay naramdaman na rin niya ang mga yabag nito papunta sa kinaroroonan niya. He is excited to see her smile. Alam niyang matutuwa ito sa inihanda niyang paborito nito. Come here, tawag niya sa asawa. Mahal ko, nakangiting tugon nito. Kitang-kita ang kapormalan ng pananamit nito at ang eleganteng kilos at lakad. Napalunok siya sa napaka-sophisticated na aura nito. Hindi niya alam pero parang may mali. Tumikim siya at agad na napatayo upang salubungin ito at ipaghila ng upuan. Nang makaupo ay dinampian na lamang niya ito ng halik sa pisngi. Bumalik na si Daniel ng upo sa silya niya. Kaharap niya si Bianca. Saan mo nakuha ang mga damit na yan? Nakangiting tanong niya. Mukhang bago kasi lahat ng mga damit nito. Ito ba? Binigay ni Carol. Alam mo na, babalik na pala ito ulit sa States? Balita nito. Napakurap naman si Daniel. Nagkausap pala kayo? Nakakagulat dahil hindi naman pala kibo si Carol sa kanyang asawa. Siyempre naman, we're friends naman dati pa. Matipid na tugon nito. Saka kinuha ang orange juice at uminom mula doon. Ipinagkibit balikat na lang ni Daniel iyon. Sabi mo eh, ito nga pala ang adobo, alam kong paborito mo yan. Nakangiting alok niya sa pagkaing pinaghirapan niya. Pansin niya ang pagtiim ni Bianca na tila ba pinag-iisipan nito kung kukuha ba ng adobo o hindi. Ako na ang maglalagay ng kanin at itong paborito mong adobo. Pinagsalin niya ito ng kanin at adobo sa plato nito. Alam kong masasarapan ka dyan, ilang oras ko rin niluto yan, para special. Napangiti naman si Bianca at unti-unting tinikman ang luto niya. Anong lasa? Excited na tanong niya. Masarap!
Kuhang-kuha mo talaga yung timplang tinuro ko sa'yo. Saka ngumuya at uminom ulit sa orange juice na hinanda niya. Napangiti lang si Daniel, kaso napaisip siya. Hindi niya kasi maalala na tinuruan siya ni Bianca na gawin ng adobo. Kumurap-kurap siya habang pinagmamasdan si Bianca, na ngayon ay mahinhing ngumunguya ng karne ng manok na pinaghirapan niya. Napahinga ng malalim si Carol nang makabalik sa kanyang silid. She is now Bianca Suarez Mendrano. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin mapanatag ang kanyang loob. Kahit nasa kanya na ang mukha at pangalan ng totoong Bianca. 12 years rin ang kanyang hinintay to reclaim her real name. Isa ito sa pinakamimithi nila ng kanyang tito Jason. May ilang beses na pinagtangkaan nila ang buhay ni Bianca noon dahil napag-alaman nilang buhay pa pala ito. Naging mahirap ang pinagdaanan niya nang parehong mawala sa sunog ang kanyang mga magulang. Hindi siya kinikilala ng abuela niyang si Feliza Mendrano na isang malaking palaisipan sa kanya. Napag-alaman niya sa tito niya na may batang sumulpot ng araw na iyon sa mansyon at siyang nagsimula ng apoy. Malabo sa kanya ang iilang detalye gawa ng brain trauma. Pero sa tulong ng kanyang tito Jason, naging malinaw ang lahat. Isa pa ay naguluhan din siya dahil nung magising siya noon ay Carol na ang tawag sa kanya nito. Pero wala na rin siyang ginawang pagtutol noon gawa ng trauma niya sa nangyaring sunog. Naging malinaw lang sa kanya na yung batang nagangalang Carol ang nagsimula ng apoy. Kung kaya ganoon na lang kagustuhan niyang tulungan si Jason. Sa katunayan, ito mismo ang gumawa ng surgery sa kanya kahit papaano alam niya ang ginagawa. Ngayon ay nasa bahay bakasyonan siya ng mga magulang. May ilang beses na siyang bumisita rito. Kapag narito siya ay naaalala niya ang mga masasayang araw nang kasama niya ang mga magulang at ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga ito noon. Hindi totoong hindi sinasadyang makita niya yan sa isang vacation magazine. Gusto rin talaga niyang ilayo si Daniel sa totoong Carol. Mahirap na at baka matuklasan nito ang totoo. Kumurap-kurap siya habang pinagmamasdan ang malawak na sandbar na pagmamayari ng mga Mendrano. Nasa balkonahe siya ng paborito niyang silid rito sa townhouse. Kitang-kita niya mula rito ang napakabughaw na karagatan. Nagsisimula na ring lumabas ang araw. Naglalagay siya ngayon ng sunscreen sa mukha at pati na rin sa buong katawan. Ayaw niyang umitim. Isa pa, sasamahan niya lang si Daniel dahil ramdam niyang gusto nitong maligo sila sa dagat. Pero hindi siya pwedeng mabasa ng tubig alat, gayong hindi pa gaanong gumagaling ang kanyang sugat. Huminga siya ng malalim bago nagdesisyong bumaba. Sisiguraduhin niyang walang matitira sa totoong Carol na kilala bilang Bianca. Tutal, sa kanya naman talaga lahat ng mga yan. Isa lamang itong anak ng kanyang ama sa mababang babae. Kaya espesyal ang townhouse na ito dahil sa napaka-attractive na dagat sa labas nito. Super white sand na hindi pa talaga open to the public. Ayon kay Grandma, gusto na lamang nitong manatili itong pribadong bakasyonan ng pamilya dahil sa memories ng mga anak nitong pumanaw na si Luis. Naglatag si Daniel ng banig sa gitna ng buhangin. Hindi naman masyadong tirik ang araw ngayon, kaya naisipan niyang hilain si Bianca sa gitna ng dagat. Ngunit sinabi lang nito na wala itong balak maligo ngayon. Nakapagtataka pero nirespeto na lamang niya. Kasalukuyan nilang pinapanood ang mga hampas ng halon sa dalampasigan. Napakabughaw ng dagat. Agad niyang kinuha ang kamera na daladala niya at naisipan niyang kumuha ng mga pictures. Hanggang sa mahagip ng kamera niya ang pamilyar na anyo ng babae. Nakahiga ito sa isa sa mga lounge chair ng resort. Carol? Wala sa loob na nilapitan niya ito. Naka-sunglasses ito habang nagpapaaraw. Nakatapis ito sa pangibaba. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang tanong ni Daniel. Nagbabakasyon. Matipid at hinapyawan siya ng tingin nito sa mukha. Huwag kang mag-alala, aalis din ako bukas. Naisipan ko lang talagang dumaan dito. Nakangiti na saad nito. Pero hindi niya maintindihan ang klase ng pananalita nito ngayon na parang namamaalam na ito. At hindi niya kayang pangalanan kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Aalis na sana ito nang wala sa loob na tawagin niya ito. Sumama ka sa amin maghapunan mamaya. Huwag kang mag-alala, siguradong masasurprise si Bianca kapag nakita ka. Nabubulol niya ang salita, dahilan upang mapakamot siya sa kanyang ulo. Tumango na lamang si Carol at umalis na sa harapan niya. Bakit ganun? Bakit hindi niya maipaliwanag ang aura nito? Tila ba ay nagluluksa? Pakamot-kamot ang ulong lumapit siya kay Bianca. Mahal, may maganda akong ibabalita. Nandito pala si Carol.
Di ba sinabi mong binigyan ka niya ng mga damit? In-invite ko nga pala siya para sa hapunan natin mamaya. Sa nangingislap na mga matang inanunsyo ni Daniel sa asawa. Mabuti naman kung ganun. Matipid ngunit straight to the point na sagot niya. Tara, swimming. Kayag niya rito. Ngunit sunod-sunod ang naging pag-iling nito. Ayaw mo ba talaga? Usisa niya sa babae, ngunit umiling lang ito. Kaya nagpasyasyang siya na lamang mag-isa. Napatiim ang bagang ni Bianca habang pinagmamasdan ngayon ang sarili sa vanity mirror sa silid na napili niya. Hindi makapaniwala sa kayang gawin ng kamay ng tao. Alam niyang ang itaas lamang ang may karapatang hubugin ng anyo ng tao. Ngunit sa panahong ito sa tulong ng sensya, kayang-kayang gawin ng tao ang katangiang meron ng itaas. Bumalik siya sa loob ng kanyang silid matapos maarawan. Hindi niya rin nais na magpakita kay Daniel sa ganitong anyo. Ngunit sinisigaw ng puso niyang mukha at itsura nito. Namimiss niya ang amoy, ang yakap at ang mga ngiti nito sa kanya. Mula sa balkonahe ay sinilip niya ang asawa. Masaya itong lumalangoy mag-isa. Hindi niya maunawaan ang galak at mga ngiti nito habang tinititigan ang akalang asawa nito. Hindi niya maintindihan, pero ngayon lang niya naramdaman at nakita kung paano siya titigan at amuhin ni Daniel. Napaluha siya sa isiping yun. Nakikita niya na ngayon kung gaano nga siya kamahal nito at nasasaktan siya na hindi niya ito magagawang hagkan o lapitan man lang. Huminga siya ng malalim at dumaos-dos sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang mukhang hindi sa kanya. Simula sa araw na ito, ikaw na si Carol. Iyan ang totoong pangalan mo. Kikilos ka ayon sa aking kahilingan at kagustuhan. Dahil isang pagkakamali, kayang-kaya kong tapusin si Daniel. Dahan-dahang inaalis ang benda niya sa mukha. May guni-guni na siya sa mga nangyayari, ngunit gusto niyang makasigurado. Agad nitong inabot sa kanyang salamin. Unti-unti niyang binukas ang mga mata at hindi nga siya nagulat sa nakikita niya. Ang mukhang ito, ang batang yun, sigaw ng isip niya. Dahan-dahang nanubig ang kanyang mga mata. Nasasaktan siya para kay Daniel. Ano na ang mangyayari sa asawa niya? Malalaman kaya nito na nagpalit sila ng mukha ni Carol dahil siya na ngayon si Carol at ito naman ang pumalit sa kanya bilang Bianca. Nihigit niya ng mahabang hininga. Surprise! Huwag kang mag-alala. Lahat ng mamanahin ni Carol ay mapapasayo kung kaya maghanda ka ng lumipad papuntang Amerika. Isandali, may kaunti lang akong pabor. Napataas ang kilay ni Jason. Ano naman yun? Pagbigyan niyo akong makita si Daniel sa huling pagkakataon. Lumuluha at nagsusumamo siya sa harap nito. Pag-iisipan ko. Saka umalis na rin ito at kinandado ang pinto. Nang araw na yun ay umiyak lang siya ng umiyak. Labis siyang nagluluksa at namumuhi sa nangyari sa kanya. Tuluyan na niyang lilisanin at iiwan si Daniel. Si Daniel na dati pa palang may puwang sa puso niya. Kaya pala gustong gusto niyang nakikita ang mga larawan nito noon. Ngayon lang niya na-realize ang inamin ni Daniel tungkol sa batang babae na nakilala nito noon. Dahil siya ang batang yun, siya talaga si Carol. Kung hindi nangyari ang pagkakakulong niya sa bodega, malamang ay hindi niya ito makakalimutan. Paano kaya ito nagsimulang muli? Gayong hindi na siya ang Carol na nakakasalumuhan nito noon. Mapait siyang tumangis hanggang sa nilapitan niya ang pinto. Kahit anong lakas at pagtulak niya sa pinto ay hindi iyon bumubukas. Gusto niyang tumakas at humingi ng saklolo kay Daniel at sasabihin na siya ang totoong Bianca na asawa nito. At aaminin niya rito na siya talaga si Carol, ang dating bumibisita sa kanila at kaibigan nito na naaalala na niya ngayon. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Carol na ngayon ay si Bianca. Kitang-kita niya ang sariling mukha sa harapan niya mismo. Namimiss mo na ba ang mukhang to? Singhal nito sa harap niya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Dahil inangkin mo ang lahat at wala nang natira sa akin. Ang ama ko, ang aking ina, si Lola, pati si Daniel ay nasa iyo na. Hindi ko sinasadya. Iyon na ang kayamanan. Huwag mo lang kunin si Daniel. Pagmamakaawa niya. Hindi mangyayari yan. Paano mo nga ba napaibig ang lalaking yun? Ilang beses ko na siyang nilapitan noon. Pero nang makilala at makita kanya, wala pa lamang isang linggo ay sunod-sunura na siya sa'yo. Tumawa ito ng pagak. Alam mo, kahit nagalit na galit ako sa'yo, inayos ko pa rin yung mukha mo. Napahawak siya sa kanyang mukha. Kita mo, ang bait ko pa, di ba? Kaya dapat,
magpasalamat ka pa sa akin dahil ginawa ko ang tama. Pero ano naman ang makukuha mo? Nasa iyo nga ang mukha ko. Nasa akin naman ang puso ni... Natahimik siya sa malakas na sampal mula kay Carol. Halos nawalan siya ng balanse sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Akala mo ba talaga minahal ka ng Daniel na yon? Hindi siya nakapagsalita dahil nanatiling nakahawak lang siya ng malala sa kanyang kaliwang pisngi. Naramdaman niyang na-deform ata ang mukha niya. Gustong gusto na niyang umiyak. Ngunit ayaw niyang ipakita kay Carol na mahinang mahina siya. Nasaan na ang puso mo, Bianca? Napapikit si Carol at dahan-dahang tumingin sa kanya. Naalala mo pa pala ang totoong pangalan ko. Naninakaw mo sa akin. Sambit nito at walang awang tinadyakan siya sa kanyang sikmura. Nakaagad niyang ikinatumba sa sahig. Ramdam niya ang sakit. Pero mas nanaig ang awa na nakikita niya ngayon sa mukha ni Carol. Ang katotohanan na walang gustong tumanggap sa iyo ng buo ay mas masahol pa sa pinanganak na walang kinagisnang magulang sa mundo. Habang nakahandusay sa sahig, ay si Daniel lang nasa isipan niya. Naalala niya ang lahat ng ngiti. Ang mga araw na sinisi niya ito dahil sa pagkawala ng kanilang anak at ang pagmamakaawa nito sa harap niya upang mapatawad niya ito. Ngayon ay pinagsisihan niya na iyon lahat. Sana ay mapatawad siya ni Daniel at malaman nito na mahal niya ito. Napatingin siya kay Carol na kasalukuyang pinapakalma ni Jason. Tumatangis ito at balak siyang lumpuhin sa sobrang galit sa kanya. Nang gumagabi ay nagsuot lang si Bianca ng simpleng damit. Hindi naman kailangan na bonggahan kasi it's just a dinner by the beach. Sinuot niya ang spaghetti strap maxi haging dress na flower printed. Kitang-kita ang napaka-perpektong hubog ng maliit na bewang niya na siya lang ang meron. When compared to Carol's body, Carol has a height and a thicker bones. Kaya malaki itong tignan kapag ipinaglapit sila. Wherein ang real Bianca is simple manamit, stunning and so chic. Tinirintas niya rin ang kanyang mahabang buhok. Nang lumabas siya sa kanyang silid, agad niyang hinanap ang daan papunta sa Dinner's Best, ang venue ng dining area na siyang sinasabi ni Daniel. Pagkapasok sa venue, hindi niya napansin kung ilang beses napalingon si Daniel sa kanya. Hindi niya maipagkakailang ilang ulit nagtama ang kanilang tingin, kung kaya't umiiwas kaagad siya. Nahihirapan tuloy siyang isawalang kibo na siya ang tunay na Bianca dahil umaangat ang tingin nito sa kanya. Nang marating ang lamesa nila Daniel ay kapansin-pansin ang katahimikan sa kanilang paligid. Hey Carol, we waited for you. Have a seat. Sabay tayo nito at hinila ang isang silya sa harap nilang mag-asawa. Napangiti siya at umupo ng dahan-dahan. Saka inisod naman iyon ni Daniel. Napatingin siya kay Carol na ngayon ay nagpapanggap na siya. Walang kiming napataas ang kilay nito sa ginawa ni Daniel. Hindi niya alam pero lihim siyang natatawa. Naaalala niya how Daniel treated Carol before just like his younger sister. Kaya hindi nakapagtataka na hindi ito nahulog kay Carol. Isa pa ay panay rin ang titig ni Daniel sa kanya. Nakalimutan rin kasi niya ang estilo ni Carol manamit, dapat ay ginaya niya yun. Tuloy ang pananamit niya ngayon ay Bianca pa rin kahit nagpalit na sila ng mukha. Pinagdasal na lamang niya na hindi malito si Daniel. Inayos niya na lang ang kulot na bang sa harap para mawala ang tensyon. Pero hindi niya mapigilang tingnan ng pahapyaw si Daniel. Minsan ay naghahanap lang ito ng tiyempo na hindi nakatingin ang akalang asawa. Saka natititig sa kanya at kukunot ang noo. Magsimula na tayo. Untag ni Daniel sa kanya. Pansin niya ang pag-irap ni Carol sa kanya. Agad sumenya si Daniel sa malapit na waiter. Here's your order, sir. Adobo. Sabay inabot sa table nila. Kitang-kita niya kung paano umigkas ang kilay ni Carol sa pagkain. Wala na bang ibang putahe dyan? Singit nito na hindi maipinta ang mukha. Pero dahil gandang Bianca ito, nagmukhang nagugutom lang ito. Hindi nagtataray o nagiinarte. Bianca, mahal, papalitan ko na lang. Saad ni Daniel. Ay naku, wag na. Pwede bang akin na lang to? Singit nga na mukhang nawala sa isip niya na nagpapanggap siya bilang si Carol. Gutom na rin kasi siya. Saka sayang naman, favorite pa naman niyang adobo. Napakurap naman si Daniel at mukhang nabigla ito nang maagaw niya ang adobo dito. Napakamot si Daniel sa kanyang batok. Sige, sayo na lang yan. Papaluto na lang ako ng ibang ulam para kay Bianca. Nginitian niya lang ito. Nang makaalis si Daniel ay pansin niyang naaasar na mukha ni Carol. Ano, masaya ka na? Kagat nito ang ibabang labi nito. Ramdam niyang iritasyon sa pananalita nito. Ayaw niyang ipakitang nasisindak siya rito.
kaya pinagpatuloy pa rin niya ang pagsubo ng kanin at adobo. Gustuhin man niyang kumiboy, pinigilan niya ang sarili dahil gagawa lamang iyon ng eksena sa lugar. Nagpatuloy lamang sila sa pagkain. Hindi ka pa ba aalis? Singhal nito na nagpatalon sa kanya sa gulat. Napalingon siya sa kinalalagyan nila. Wala naman masyadong tao. Nagpuna siya ng labi at uminom ng tubig. Huwag ka nang bumalik at huwag ka nang magpapakita pa kay Daniel kahit kailan. Nanilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim at iniwan na ito sa lamesa nila. Saktong pagtalikod niya ay siyang pagdating ni Daniel. Umalis na ba si Carol? Kusang nangilid ang kanyang mga luha. Natila ang makapagpapatigil nun ay walang iba kundi si Daniel lang. Tumigil siya at nilingon ang table ni na Daniel. Kasalukuyang inaayos nito ang hairpin ng impostora. Tinuyo na niya ang mga luha sa pisngi at nagpatuloy sa paglakad. Paano niya ngayon haharapin ang katotohanan na hindi na siya makababalik sa asawa niya dahil ibang tao na ang tingin nito sa kanya? Paano kaya malalaman ni Daniel na hindi niya totoong asawa ang kanyang kasama? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.